na. Sa isang lugar sa Malacañang, ginanap ang unang pulong ng liderato ng Kamara at ng bagong liderato ng Senado kanina. Naroon sina House Speaker Martin Romualdez, bagong Senate President Cheese Escudero, at majority leaders na sina Senador Francis Tolentino at Representative Manuel Jose Dalipe. Ayon kay Romualdez, nagkasundo sila ni Escudero na paigtingin ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pagpapasa ng mga panukalang isinusulong ng Administrasyong Marcos. It gives us the opportunity to align our priorities, you know, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for both houses to deepen our working relationship with one another. So it's a good thing for us. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, nagkasundo silang tingnan ang proseso ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Pangunahing tinalakay kanina ang pumasa na sa Kamara na amendment sa Rice Tarification Law na sabi ng mga kongresista ay magpapababa sa presyo ng bigas at patuloy na tutulong sa mga magsasaka. Ayon sa Speaker, bukas ang Senado na aprubahan ito ang 20 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, aprubado na lahat ng Kamara. Sa Senado, pending pa ang 10, kasama ang para sa National Citizen Service Training Program, Military and Uniformed Personnel Pension Reform, pagbuo sa Department of Water Resources and Services, at pag-amienda sa Universal Health Care Act. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila napag-usapan ng charter change na isinusulong ng Kamara. Ang sabi ko sa kanila is, sa tagal ko sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat na bill. Kasi ba't namin ipapasa kung alam naman namin? Para hindi sayang yung bangon. Magugunit ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa economic charter change. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras.